Pinabura ng karamihang butante sa Maguindanao na magkaroon ng hiwalay na probinsya, ang Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte, matapos ang isinagawang plebisito. Sa kabuuan ay naging generally peaceful ang Maguindanao plebisit. Tunghayan natin ang report. Naging matiwasay at matagumpay sa kabuuan ang eleksyon sa paghahati ng Maguindanao province sa dalawang probinsya sa pamamagitan ng plebisito nitong nakaraang September 17, 2022. Ang tagumpay ng isinagawang plebisito ay isang historical event sa mga residente ng Maguindanao matapos matupad ang pinapangarap na hatiin ang lalawigan na ika-labing isa na pinakamalaking probinsya sa Pilipinas kung babasehan ang land area. Ang total plebiscite certificates of canvass mula sa lahat ng Municipal Plebiscite Board of Canvassers ay nasa 36, habang ang actual voters na talagang bumoto ay nasa 711,767 mula sa 818,790 na total number of registered voters sa Maguindanao province. Ang kabuuang turnout ng mga botante ay nasa 86.93%. Ang bumoto ng yes ay nasa 706,558 o nasa 99.27%, habang sa no naman ay 5,209 o 0.73%, at ang resulta ng plebisito ay ratified. Pinuri naman ng Joint Task Force Central at 6th Infantry Campilan Division Commander, Major General Roy Galido, ang naging importanteng papel ng mga botante sa lalawigan. Gayon din ang mga Electoral Board members, COMELEC personnel, PNP at Army na sinisigurong na ipapatupad ang katahimikan sa ginawang plebisito. Ayon naman sa Commission on Election, ang napakataas na voter turnout ay maiuugnay din sa intensive cooperation at cooperation actions ng COMELEC, DepEd, PNP at AFP at ng local government. Narito naman ang mga munisipyo na bubuo sa Maguindanao del Norte. Habang narito naman sa Maguindanao del Sur. Ang capital towns at seats of government na Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur ay ang mga munisipalidad ng Dato din Sinsuat at Buluan. Naglilingkod sa sambayanan kakampi ng kapayapaan, Private Roland Ortiliano, Kampilan News.